satisfied. Just to know he's living in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo sa araw na ito ng Webes? October 15 na po tayo. Nasa kalahati na po tayo ng Oktobre. So, kumusta po ang buhay-buhay natin? Kumusta itong umaga natin? Kumusta naman po ang ating mga tulog dyan, no? At I hope and pray that everything is fine. At salamat sa Panginoon sa umagang ito. Sa ating pong mga viewers that this morning, to my wife na nasa labas po, and good morning. And also to Ma'am Marites Ritisa Magadan, good morning po. Ang sakay Jongjong Garcia dyan po sa Tagum City, good morning. And also to my batchmate si Engineer Coronel Junior, both may aga dara sa inyo sa Semirara. God bless you and to your family too. And also to Pastor Randy Ritisa, good morning Doy. Kumusta kayo dyan sa Tibongko, no? Sa Magadan, Ritisa family. Thank you for watching and viewing this insight from His Word. Okay? And also to Kuya Ting, dyan po sa Loakan, sa Baguio City po, Mayong Buntag. Good morning sa inyo dyan. So ito pong ating morning devotion, insight from His Word. Every 8 o'clock po, Monday to Saturday po ito. Salamat, no? At ito pong inyong kaibigan, Pastor Ray Chespa ng Northside Baptist Church dito po sa siyudad ng Davao City. So good morning po sa inyo dyan. And also to Brother Julius Induyon dyan po sa Lingig. Good morning sa inyo dira, Mayang Buntag. Salamat sa inyong pagtanaw o sa pagpaminaw. O diha po sa kay Ma'am Jocelyn Absidi dyan po sa
Compostela, Davao de Oro, mayong buntag sa inyo dira, uban sa kay Pastor, Gundaya family, good morning din po dyan. Tumanong Cleofi, Mulabin, dira sa Negros, sa Sipalay Mines, mayong aga dira sa Imunong, upod sa kay Manang Iba dira sa inyo, agang mga Kristuhanon dira sa Sipalay Mines, sa San Jose, Sipalay City, Negros Occidental, mayong aga gid sa inyong tanan. What a beautiful morning. Medyo mainit-init na po ng konti. Kahapon, buong araw, naumulan hanggang sa gabi. But we're so thankful God for that. At least hindi naman bumabaha. At ingat-ingat po tayo sa mga nagmamaniho po ng motor. Ingat-ingat po tayo, huwag masyadong mabilis. At sa mga nagda-driving po ng mga four wheels, sa kunting pasensya. Kasi dito sa Davao, medyo matraffic na rin. At ingat-ingat ang bawat isa na nag-commute, oh, palaging magsuot ng face mask, ang face shield at lahat-lahat po ng mga protection, no, para sa pandemic na ito. So ingat-ingat lang po tayo, di ba? Medyo na ano ako ng konti kasi nag-usap po kami ng isang kaibigan ko, ang aking mentor, regarding sa live stream, si Pastor Pete Itabag. Pastor, may aga dara sa inyo sa Tangub, sa Bacolod City. Upon sa kay Ma'am, no, kay Mrs. Itabag, and all the brethren, mga Kristuhanon, mga membro dira sa Tangub, open door, oh, kay Baptist Church dira sa Tangub, Bacolod City. Okay, nasa Guaan na ina sang Davao, padulong ina sa South. I know that place, tungod kay that is where I pass by every time I went to school from umuwi ako sa Sipalay Mines and then papunta ng Bacolod City. So muli po, good morning. At ito pong ating ang ating pong meditation ngayon po ay nasa Psalms 49 na po tayo. Wow. Unang yugto ng Psalms 49. At 20 verses ang Psalms 29. Tingnan ko ha para sure ball. Okay, 20 verses po ang Psalms 29. At ating pong pag-aralan o i-meditate natin ang verse 1 to verse 13. Okay? So sana po samahan niyo po ako. At kahapon po, salamat naman na I was able to have our online prayer meeting. At pinag-usapan natin ang 8 unusual places in which the Lord answered our prayer. Okay, so mga 8 mga lugar na para bang I don't know kung nagpe-pray ka, no, sa mga lugar na yon. Okay, so na mention natin ang 8 po doon. So thank you so much. At to Ma'am Roslyn Bagi, good morning din po diyan sa Magsaysay. Kumusta po tayo dito? So isang mainit na umaga na ngayon, no? Mainit, medyo talagang mainit na dito sa Davao. Sana umuulan naman, hindi naman masyadong malakas, yung bigyan lang tayo ng palamig ng konti, no? So hindi naman tayo nagreklamo, nagpapasalamat po tayo. So kumusta po tayo? Muli, basahin ko sa inyo po ang verse 1 to verse 13 sa Psalms 49. So listen to this, all you people, pay attention everyone in the world, high and low, rich and poor, listen. Wow, ito po yung panawagan ng ano na, no? Ang panawagan ng psalmist. For my words are wise and my thoughts are filled with insight. I listen carefully to many proverbs and solve riddles with inspiration from harp. Why should I fear when trouble comes? When enemies surround me, they trust in their wealth and boast of great riches. Yet they cannot redeem themselves from death by paying a ransom to God. Redemption does not come so easily, for no one can ever pay enough to live forever and never see the grave. Verse number 10. Those who are wise must finally die, just like the foolish and senseless, leaving all their wealth behind. The grave is their eternal home, where they will stay forever. They may name their estates after themselves,
but their fame will not last. They will die just like animals. This is the fate of fools, though they are remembered as being wise. Wow, hallelujah. Praise God for His word. Talagang totoo ito, di ba? Na ang katotohanan about death, sabi sa verse 11, the grave. Verse 10, those who are wise must finally die, just like the foolish and senseless, leaving all their wealth behind. Yes, hindi mo madala po yun. Oh, hindi mo madala. Wala kang kayamanan na madala when that comes. The grave is their eternal home, where they will stay forever. They may name their estates after themselves, but their fame will not last. Tama po yun. They will die just like animals. Hallelujah. So makikita po natin dito, ha. So good morning po sa kay Pastor Vanilla Raol dyan po sa Lingig sa Surigao. Maying bundag dira doy. And also to Ma'am Jocelyn Magayon. Yes, good morning bakot niya. And also to Brother Nelson Raffles. Mayong bundag dira sa inyo sa Tagum City. How are you today? And also to Dayan Balsida. Yan, kumusta na dira sa kuhan, naka sa Cagayan de Oro or sa Talaka. Good morning. Kasama si Pastor Jek, my idol. Balsida ng Talakad, Fundamental Baptist Church sa Talakad, Bukidnon. And also to your boys, si Miko o si Chico. Mayong buntag dira sa inyo. Okay? So, salamat sa pag-tune in. God bless you all. Okay? So, kati ng ilong ko, ah. Siguro may ano na. Ay, kung sa ilong ko pa, pag umakati na yung ano mo, yung ilong mo, may insect daw na namamatay. Pag ang palad naman ang yung makati, darating daw yung pera. Wow! Ganun po yung ang mga ano na. So, Psalms 49, wow. Don't trust in wealth. Yan ang sinasabi dito. Sa verses na binasa po natin. So, before po tayo magpatuloy, magpe-pray muna tayo. Pag-pray muna natin itong ating morning devotion. I'm excited. Lord, thank you so much on how you've been faithfully answering our prayers. Thank you, Lord, for this beautiful morning. Thank you, Lord, for a day added in our lives. Thank you for the night rest. Thank you indeed, Father, that we could see and we could feel your goodness and faithfulness to us. So, Lord, salamat. Salamat na nadyan ikaw. Salamat na sinasamahan mo kami sa paglakbay, sa buhay na hindi naman sa amin o buhay na hindi forever because ang forever ay nasa iyo. Thank you, Lord, that kahapon pinagtunan namin ng pansin that you will go with us, you will going to help us even unto death. So, salamat, Lord, sa promise na yan. At sa umagang ito, Lord, dinadasal ko po, dinadalangin ko po na ang bawat isa na nakikinig, ang bawat isa na nanood ngayon, blessing, ibibless mo sila, Panginoon. It is not me who bless them, it is you. It is not by listening that they will be blessed because blessing is intimate relationship sa iyo. Nang isang tao na mayroong intimate, mayroong intimacy sa iyo, Panginoon, nabibless sila. And we know the result if our relationship with you is okay. So Lord, tulungan mo kami, ang bawat isa, ang mayroong mga sakit, pagalingin mo, Panginoon. Yung may mga pangailangan financial, i-provide mo, Panginoon. Ang mga natatrabaho, Panginoon, ingatan mo sila. Give them wisdom and strength as they do their activities for today. Our families, Lord, we pray for that. Ang aming mga anak, ang aming mga apo, Lord, be with them. Ang trabaho at mga nagtatravel, Panginoon, ingatan mo rin po sila. Lord, thank you so much for the gift of salvation. At salamat, Lord, for forgiveness of sin. And thank you, Lord, for that. So, Lord, as we continue to this, may your name be glorified and be praised. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, isang bagay na nakikita natin, no, sa buhay natin, di ba? Sa lahat po na nakikinig sa atin, sa lahat po na nadadyan ngayon, ang pagpalain po tayo ng Diyos, di ba?
Yan palagi ang ating mga nire-request sa Panginoon. Not really, the wealth is there, no? Money is there, but relationship sa Panginoon, yan po ang pinaka-importante. At makikita po natin yan, makikita habang lumalakbay po tayo sa sanlibutan na ito, na we are just visitors, we are just guests, kaya tawag pilgrims, di ba? Because we will not stay here forever. So good morning to Brother Julius, no? Muli. And yes, to Grant Balsida. Grabe, Grant Balsida. Good morning, Idol. Kumusta dia? Huh? Okay, so kumusta nga ito? Kumusta mga panahon diyan nato? No? Kumusta nga ito? Dara ang 360 nga business. Wala pa ginakabot og 361. Dara lang ko siguro magpa-back to zero, no? Magpa-disinfect sa akong sakyanan. Kumakaadto ko dira sa talakag. Okay. So, tuloy-tuloy na po tayo sa ating meditation. Okay. So, don't trust in wealth. Yun pong ating pag-aralan sa umagang ito. At binasa natin kanina, di ba? Sa Psalms 49, talagang walang forever dito sa mundo. Kahit pa kayamanan, no? Oh, grabe, free ah. Ayusa, no? Free. Dapat mga isa ka oras po. Eh, nagbiyahe, good. Pati ang driver, disinfect po. Pasiritan po, dugaso. Idol, may muntag na sa imo. Nindot sa imo itong ipadala sa ako, sa messenger da, makakatawa po da. Yan ang maganda. We could laugh, no? Even though problem comes. Okay. So, totoo po yung sinasabi ng Psalms 49, di ba? Amo lang ang forever, Idol. That the famous, no? The rich, ang lahat po na na-accumulate nila na kayamanan, when they die, they could not bring those. At kung may mga real estate sila na nakapaskil ang pangalan nila doon, it will not last long. Di ba? Because after 10 years, even though paano ka nang maging sikat, nobody knows you after those. So, the writer of this psalm certainly had the right attitude toward wealth. At binigyan niya po ng warning ang bawat isa. At sabi sa verses 6 and 7, sa King James Version, those who trust in their wealth and boast in the multitude of their riches, none of them can by any means redeem his brother nor give to God ransom for him. Ano ibig sabihin po noon? Na ibig sabihin noon po noon na hindi mo mabili ang kaligtasan, ang kaluluwa, ang papuntahan ng kaluluwa when death comes, kahit pa mayaman ka. Hindi mo po. Yung mga kamag-anak mo o mga kapatid mo, hindi mo pwede bayaran kung saan sila pupunta when death comes. Kaya minsan nakakalungkot, no? Ang iba, ganun po ang kanilang paniwala. Mag-ano sila, mag-servisyo sila, tawagin yung mga religious leaders. At sabi nila, could you pray the soul of my friend or my brother? No, we cannot do that. Diba? Also to my ihado, Pastor Dapar, good morning dira sa inyo. O Pastor Dimi Entiero, Pastor, may aga dira sa Gimaras. Kumusta ang panahon dira? Oh, salamat sa imo nga pag-agi, ha. Regards dira sa mga Magallanes family, okay? Good morning dira sa inyo gid sa tawag sina sa Gimaras. Wow, I miss that place, especially ang church dira sa San Miguel, no? Mga 1 year mo lang kung nagpasto dira sa church, no, sa Alibon. Oh, good morning dira sa mga kaigsuunan, mga kautura dira sa Alibon. Good morning dira. So we will go, no? Those who trust in their wealth and boast in the multitude of their riches, none of them can by any means redeem his brother nor give to God a ransom for him. You cannot do that, no? To Brother Jonathan Coronel, good morning. To Pastor Abam,
Pastor Ming Aga. Dara sa Negros, naupod si Kaiman ng June Mueda. Good morning dara sa inyo, Pastor Boy. Good morning dara sa inyo, Engineer. So, even though how rich you are, and not by and none of them, sabi ko kanina, you cannot buy the destination of the soul of someone. You cannot pay ransom sa Panginoon. Lord, pwede ba na huwag mo lang papuntahin sa impyerno itong kapatid ko kasi mahal ko po ito, magbayad lang po ako? No, you cannot do that. Money cannot take us to heaven, remember that. That is why lahat po ng kayamanan na binigay sa inyo ng Panginoon, gagamitin mo dito sa mundong ito para sa kanyang kalwatian, sa kanyang pangalan. Tayong mga, so just a reminder, no, sa mga mayayaman diyan, okay naman na mag-ipon tayo, pero do not yield on that. Gagamitin natin po yung mga blessing ng kahit hindi man yan pera. Gagamitin mo ang iyong ang mga bagay na binigay sa ng Panginoon sa iyo, because one time when death comes, everything will be useless. Yung kayamanan na iniwan mo, baka maging isa pang sanhi po yan na magkagulo ang iyong pamilya. Diba? So, money cannot take us to heaven for the redemption of one soul. Okay? Sabi sa verse 8, money cannot take us to heaven for the redemption of their souls is costly. Because it cost the precious blood of the Lord Jesus Christ. Yan po ang binayad, hindi po yung pera mo. Hindi po yung kayamanan ang pwede mong ibayad para sa kaligtasan ng isang kaluluwa para makapunta po siya sa langit. Because binayaran na po yun. Diba? Yes, salamat doy ha. Pastor Jonathan Mirabueno and Ayin Banilia. Oh, si Ayin ang imong guwapa nga anak nga nagsunod sa iyang mama. Salamat Pastor Raul, no? Sa kay Pastor Ondoy, Ondoy magandang tawag na mo sa iya. So, it cost the precious blood of the Lord Jesus Christ. In fact, Jesus warned the money keeps some people out of heaven because of the money. It is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. In Matthew chapter 19 verse 23. Not only can money not take us to heaven, but money cannot rescue us from death. Wow. Reminders, kaibigan, kapatid. Ang pera hindi makadala sa iyo sa langit, at ang pangalawa, ang pera po, ang kayamanan mo hindi din pwede na magligtas sa iyo kung ang kamatayan po ay darating na. Ilan ang mga milyonaryo na sabi nila, Doc, babayaran ka namin even though how much. Just save the life of my loved ones. Pero hindi nangyari po yon. Because ang buhay po ay hindi hawak ng doktor. Walang umahawak ng buhay kundi ang Panginoon, because God is the one who owns life and He's the author of life. Diba? To Pastor Joseph Magsipo. Dira po sa Rua City, no? sa Capiz. May aga dala sa inyo, Pastor. That is why ang lahat po natin ng mga kayamanan, gamitin natin dito. Ibigay natin sa simbahan. I-support natin sa mga pastor, di ba? Sa mga mission na ministry, sa gawain ng Panginoon. Huwag mo padamihan, di ba? So their inner thought or the thoughts of this wealthy people, iyan po ang kanilang iniisip. You cannot buy or you cannot extend life, diba? People, no, in their wealth, the inner thought is that their houses will continue forever and their dwelling place to all generations. They call their lands after their own names. Sabi sa verse 11, binasa natin kanina to. But the psalm says, these wealthy people will die just as animals die. Wow. What a reminder sa bawat isa na nakikinig ngayon. Maganda dito yung mensahe sa simbahan, di ba?
You cannot dwell to Ma'am Irene Layos dyan po sa Hong Kong. Good morning, Ma'am. Money cannot, even though that you own the lands and you put all the names, ang title ng land ay sa pangalan mo. Pero ang sabi ng Samis po, itong mga mayayaman na tao, yung mga taong mga pera, when they die, katulad din po sila ng isang hayop, isang animals pagmamatay. So not only money cannot conquer death and money could not bring us to heaven, money cannot go with us. Money could not go with us. But we can use it wisely while we have it. Yan po. Okay? Mga paalala. Ang pera hindi makadala sa atin sa langit. Ang pera po hindi makasalba sa atin. Hindi tayo mailigtas when death comes. At ang pera po hindi din po siya makasama sa atin all the time. Money cannot go with us. But we can use that money wisely to have it. Okay? For he sees the wise man died, likewise the fool and senseless person perish and leave their wealth to others, sabi ng verse number 10. Okay? Makikita daw na itong mga wise na mga tao, itong mga mayayaman na tao, katulad din sila ng mga buwang-buwang at walang mga tao na walang sense. Diba? But they will also perish. Diba? Yes, good morning, Maninoy, Engineer Felix Oxinia and to Maninay Luz. Good morning dira sa inyo sa Kalaka. Why? Huh? This sinless person perish also. At ang kanilang kayamanan ay maiiwan po yan sa iba. Diba? Nagpatayo ka ng malaking bahay. Makatulog ka, 6 na oras lang. Buti pa yung mga katulong. 24 hours sila na doon. Mayroon kang very luxurious na sasakyan. Buti pa yung driver. Siya palagi nakasakay. Ikaw, ilang oras ka lang. Kunin ka sa bahay. Ihatid ka doon sa opisina mo. At kukunin ka naman sa gabi. Diba? You accumulate wealth. And then when you died, yung ibang tao ang gumagamit. Or maybe your family. Diba? But the problem is, baka sabi ko nga kanina, yung kayamanan na iniwan mo sa pamilya nyo, baka yan pa po ang gamitin ng Diablo na para magkagulo-gulo ang pamilya. I'm not talking about meth or katang-isip lang po. Nangyayari po ito sa totoong buhay. Diba? Hindi sa buhay ko, but sa nababasa natin. At even sa mga pelikula. Sabi lang, pelikula, di totoo po yun. Diba? Pero sa totoong buhay, marami pong nagaganon. Marami na yung mga anak ng Diyos na ang buhay nila ay nakaproblema because of that wealth. Diba? So, the psalmist advise us not to trust in wealth. Huwag mong asahan yung kayamanan mo, kapatid, kaibigan. But asahan po natin ang Panginoon. Doon po tayo kukuha ng lakas sa Panginoon, hindi po sa ating sa kayamanan. Buti pa yung bahay mo noon, walang lock ang pinto, walang bubida, tumutulo pag umuulan. Pag umaalis ka, hindi mo kinakandado. Hindi ka natatakot na papasukin ng magnanakaw. Nang lumaki na yung bahay mo, na problema ka na. Pinataasan mo na yung pader mo. Bawat sulok ng bahay mo, mayroong CCTV, may aso pa, may security guard pa. What assurance, di ba? Yan ang mga disadvantage. But, hindi ko sinasabi na masama po yun. Ang sabi ko kanina, if God bless you na maging mayaman ka, use those blessing, use those wealth wisely and for God's glory. Diba? It is not a sin to have the things that money can buy as long as you don't lose the things that money can't buy. Diba?
Hindi masama po na gamitin ang pera sa pagbili ng mga bagay na pangailangan natin. But sana, huwag mawala. Ano po yun? That is eternal life. Diba? To Ma'am Virgie Coloma, Fernando, mayong buntag ma'am, wow, nakalusot naging ka ma'am ba? Nakapabinaw naging ka sa ako. Oh, after how many months? Good morning, ma'am. So, it is not a sin to have the things that money can buy as long as you don't lose the things money cannot buy. And that is our eternal life. You cannot buy your eternal life. You cannot buy your destination of life. You cannot buy the way to heaven. You cannot buy death. Because money cannot go with you all the time. So don't have any false confidence that simply because the bank account looks good and you're going to live. Maraming mga instances po sa Bible na ganun, di ba? Itong the rich young ruler. Maraming siyang ano na, maraming mga laman ng kanyang mga bodega. At kinausap yung kanyang sarili. Anong sabi niya? You should be happy. Soul, you should be happy. You should enjoy life because everything ay nasa sayo na. Ah, di ba? Parang sagot ng Panginoon, foolish man, I will take your life now. Okay? So, don't have any false confidence that money is really where you put your life on that. Baka marami kang pera, di ba? Marami kang pera sa bangko, sa ATM mo. So, doon ka umaasa? Wow. Nagkamali ka po kapatid because the psalmist remind us, di ba? The psalmist remind us that those who trust in their wealth and boast in the multitude of their riches, none of them can buy or to redeem his brother or give to God a ransom for his salvation. You can take your money with you. Hindi mo po madala yan. But you can use it today for God's glory. Yan sinasabi ko po kanina. So when you do that, you are investing in eternity. Hindi ka ba noon? You spend, you use your money here in earth, and then the investment and then the interest could be claimed up there. Diba? And the Lord will enjoy, and the Lord will be pleased, and the Lord will be delighted of what you are doing. Make your wealth eternal by letting God direct you on how to use it. Sa karami minsan ng pera, hindi na maalalaman, hindi na natin alam kung anong gagawin. Tayo mga anak ng Diyos, why not ask the Lord, Lord, how can I use this riches of yours? Ito po ang pinagpala ko galing sa iyo. Lord, help me on how to use this one. Diba? Wealth can be trusted. Kaya nga, tingnan natin, we accumulate wealth, saan natin binabayad? Saan natin ginagasto? Wala akong pinag-ano nito, ah. Pero, para bang nag-i-invest ka for your health, na time will come, pag tumanda ka na, yan ang gagamitin mo. Pag may sakit ka, yan pangbayad sa doktor, pang-opera mo, ano pa? May mga pinapaalala ang Panginoon sa akin, sa atin, sa bawat isa. We don't accumulate wealth just for paying for our health. Pero sa Panginoon, wala na po. So wealth can be trusted, although a powerful resource, its power is limited to this temporal world. That is correct. We are just passing through. We will not stay here forever. Just for a while.
It cannot get you into heaven or conquer death. Do you trust in the world's resources when you should be trusting in God? Wow. What a hard words and meditation and insight from His Word this morning. Minsan itong mga may mga pera natin ng mga kapatid, pag sinasabihan mo kung pwede na mag tumulong sa gawain ng Panginoon, ang sagot, pag pray pa namin, Pastor, why pray? Sa Panginoon naman yun, di ba? Kung sa personal, sa pastor na humihingi ang pastor sa kanyang personal, maybe you should pray for that. Pero pag sa ministry, why pray? Kung mayroon ka malang maitulong, di ba? Kasi nakikita naman natin, no? Yun ang, yan pala, that is the irony of life, di ba? Thank you, Pastor Josh, as well. Ah. Kumusta na nga ito, Dr. Amplifier? Okay na? That is the irony of life. Bakit? Itong mga walang pera na mga kapatid natin, kukunti lang ang mga resources, yun ang gustong tumulong sa gawain ng Panginoon. Pero itong may pera na mahihirapan ka pa. Parang nagmakaawa ka pa. No? Sa Panginoon naman yun po, di ba? At ang gagamitin naman natin, hindi mo naman personal na pera. Pera naman ng Panginoon po yun. Gagamitin sa kanyang gawain. What I'm saying is just, hindi po yung ano, yung totoong gawain ng Panginoon. At tinutulong sa gawain ng Panginoon. So sana po sa umagang ito, may natutunan po tayo. May mga reminders po na dapat nating gawin. At remember, those who trust in their wealth and boast in, excuse me. Those who trust in their wealth and boast in the multitude of their riches, none of them can by any means redeem his brother or to give ransom for him. So tatlong bagay po ang natutunan natin sa umagang ito. Money cannot take us to heaven. Pangalawa, money cannot rescue us from death. At pangtatlo po, money cannot go with us. Because money, when you died, may iiwan po yun. Ang ibang mga nationality, nilalagay nila yun sa ano na, sa kanyang kabaong. Wag naman, sayang po yun. Okay? Yes, good morning to Pastor Johnny Dayuno, dara sa Kaliling. Yes, good morning, Pastor. Good morning. Kumusta dara ang baha? Okay lang? Mga kalampay dara, Pastor Kanamit, no? And Pastor Richard Santonia, loves, good morning dira sa imo sa magsaysay. So, yan pong ating napag-aralan sa umagang ito. At sana po, may natutunan po tayo. Oh, do not, focus your attention on wealth. Focus on the one who give that wealth. Hallelujah. Okay, muli po. Magandang umaga po sa atin. At sana po may mga natutunan tayo sa umagang ito, di ba? At makikita po natin. Okay? So, thank you so much sa umagang ito. Muli po, ang ating insight from His Word, our morning devotion, this is a live stream. Ito po yung kaibigan, Pastor Ray Sarzuela Chespa ng Northside Baptist Church po, dito po sa siyudad ng Davao City. Mag-ingat po tayo sa araw nito. God bless you. At alalahanin po natin, maging tapat po tayo sa Diyos kasi po ang Diyos ay tapat sa atin. Okay. So pakinggan natin ang ating awitin. Okay. Ang ating last hymn, okay? Ang ating last song pala, hindi ipala hymn, okay? Hindi ka nagkulang, okay? Sa ko, hangin ikaw ang buhay ko.
Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, balikid man ay madilim, Jesus. Kahit may sudiranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan pag-ibig mo sa akin walang hanggang, inibig mo ako noon, Ama. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus.